kahapon galing sa aming almost 1 month na travel, and tulungan niyo ako mag-unbox ngayon kung ano ang aking mga pinamili. Actually, mga binibili ko pagka ganyang nagtra-travel ako ay mga souvenirs like magnets. Tapos mahilig din ako sa mag-collect ng mugs. Dati-dati, Starbucks mugs yung mga binibili ko. This time, minto na ako na bumili kasi wala na akong mapaglagyan sa sobrang dami. Pero kapag kayong may cute na, kahit hindi siya Starbucks mug, gaya nung may nakita ako sa Greece yata and sa Barcelona na mug, bumili ako. So, dalawang mugs yung nabili ko na hindi siya Starbucks mugs, pero at least souvenir mug pa rin siya. Kasi kahit naman yung mga binibili namin Starbucks mugs, hindi namin ginagamit. Dinidisplay ko lang talaga siya. As collection ba. Tapos mahilig din ako mag-collect ng mga pens, kaya mga kung saan man galing yung ano, kung saan bansa man ako nagpunta, nakalagay doon kung ano. So, hindi ko na may papakita yun sa inyo kasi magulo pa. Ang papakita ko lang sa inyo yung mga medyo major na pinamili ko. Hindi nga ako masyadong nakapag-shopping kasi yung mga ibang pinuntahan namin, dahil nga may mga excursions, limitado yung time. So, kapag kayong may pagkakataon na makabili, ayun na, bumibili na. Pero usually, nagiging picky na rin ako sa pamimili. Hindi na ako yung talagang hoarder. Hindi na ako yung kuha lang ng kuha, bili lang ng bili. Ngayon, pinag-iisipan ko na. Actually, tatlong purchases ako na hindi ko naman sana bibilhin. Si Javi ang bumili actually. Kasi nga, iniisip ko rin, saan ko naman gagamitin, ganyan, pero ano. Pero ayun, papakita ko na lang din sa inyo kung ano yung mga nabili ko. So, actually, nabili ni Javi pala. Hindi ako. Basta ako, ang mga binili ko lang, magnets, pens, t-shirt, siyempre, siya, ano. Meron din ako nabili na branded na t-shirt, kaya lang, nasuot ko na. Hindi ko na may papakita yun sa inyo ngayon, kasi nga, naisuot ko naman doon pa siya sa labahan. So, ayun nga. Doon sa Greece, ang isa sa mga products nila is mga olive oil. So, ako ang binili ko olive soap. Olive soap na, ano, tsaka ayun nga, na olive soap, olive na body wash, ganyan. Tapos yung mga magnets nga, ano pa ba? Tapos may mga candies, mga kung ano-ano mga sweets, kanya na kung ano man yung mga pagkain sa ano, gaya ng baklava, mga Turkish delight, kanya nung nandun kami sa Istanbul, and then dates, bumuli rin ako ng dates, so ayun. Tapos ito, kung ano na yun sa tabi ko, yun na muna ipapakita ko sa inyo. Mahilig din ako mag-collect ng caps. Actually, apat bang nabili ko? Ito lang yung nakita ko ngayon. Ano. Ito is from Greece. O, di ba ang cute niya? Yan, nakalagay Greece. Yun pa yung tag niya. So, ito. Mahilig ako sa mga cups. Ayan. O, di ba ang cute? Tsaka ang cute ng color. Tsaka yung pagkaka-burda niya. Ayan. So, ito. From Greece. Tapos, ito naman yung San Princess, kung saan kami nag-cruise. Inauguration period kasi nung ano, ito, nakalagay, inaugural season. Kasi nga, bagong-bago yung San Princess, yung pinaka-baby ng Princess Cruises. Ito, so, nag-umpisa lang siyang maglayag nitong January. So, siguro kami yung pangalawang batch this year na sumakay. Kasi ano yan eh, 2 weeks yung nakuha naming cruise na nag-start sa Barcelona. And then, Barcelona up to Athens. Bumaba kami ng Athens, Greece. Tapos nung nandun na kami sa Greece, nag-stay kami doon ng 3 gabi yata or 4 nights, di ko na matandaan. And then from there, lumipad kami going Cairo.
So, nag-stay kami ng 4 nights sa Cairo, and then nag-fly back na kami ulit dito sa Manila. So, ayun. So, nung pumunta kami ng Barcelona, nag-stay pa kami sa Barcelona ng, I think, 3 or 4 nights bago kami sumakay sa cruise. Dahil nga, gusto pa namin mamasyal muna sa Barcelona. Total, nandun na rin lang naman. Dun kasi ang embarkation ng mga pasahero ng barko. So, nag-stay muna kami doon para mapasyal namin yung Barcelona. And then after that, yun nga, nasa cruise na kami. And then every country, bumababa kami. Gaya ng from Barcelona, bumaba kami sa Italy, ibang part ng Italy. So, meron sa nauna muna para sa Gibraltar. Yung Gibraltar is nasa United Kingdom. So, yun. Doon kami unang-unang bumaba, and then doon nga sa Italy na sa Genoa, Italy, ganyan. Tapos sa Florence, Italy, sa Rome, Italy, and then sa Naples, Italy. Doon kami bumaba na mga cities ng Italy. And then, punta kami ng Marseille. Yun, sa France naman yung Marseille. And then, from there, Istanbul yata. Istanbul, Turkey. And then, sa Mykonos, Greece. And then, sa Athens. Yan. Ewan ko kung tama ba yung sequence ng alam ko, Mykonos muna yata. And then, Istanbul. Tapos, Athens, yan. Kasi nag-skip pa kami ng isang city ng Greece muna. Punta muna kami ng Istanbul, Turkey, and then pinakahuli nga sa Athens, yan. So ito yung isang souvenir cup na nabili ko. Dami ko nang nasabi. Itong cup lang yung pinapakita ko, yung dami ng istorya. So ayan siya. Ayan. San Princess Inaugural. So ayan, meron pa siyang tag na naman. Ayan. So, ito siya. Para meron akong souvenir na bilang pasahero ng San Princess Cruise, di ba? Next, ito. Dahil nga B ang start na pangalan ko, anything na may B, ayan, bibiling ko. As in, B for Barcelona. So, ayan. Si Javi ang pumili ng kulay na to. Ayan. Meron pa kasi siyang plastic dun pati natanggal. So, ayan, B for Barcelona. Di ba? Cute. Ayan siya. Anything B. And then, last one. Ito, ginamit ko na eh. Ayan. Ito. Kenzo. Na cup. Itong mga flowers na to. Sabi nga sa akin nung isang babae na ano. Do you know the flower? Kung anong flower daw ba itong nasa cup ko? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, it's called poppies. Ayan. So, ayan. Poppies daw siya. Poppies. So, ayan. Kenzo. Sa Kenzo rin ako, may binili rin ako mga t-shirt na isinuot ko na. Kaya, hindi ko na may pakita sa inyo na doon sa labahan. Ito lang cup ang nandito na, So, ayan. So, apat na cup so far ang natatandaan kong nabili ko sa aking trip. Next. Itong, nakita ko to sa, nasan ba kami? Athens, yeah, sa Athens, nagtitingin kami ng isa pang malaking bag kasi kulang na yung bag namin dahil nga sa mga pinagbibili namin. So, naghanap siya ng isa pang luggage. And then, may nakita kaming store kung saan locally made sa Greece yung ano. Tapos, tamang-tama pa yung kahuntahan ko. Siya mismo yung nagde-design ng bags. And then, yun nga, local made. And then, yung leather na, ito. Leather, Greek leather. So, backpack siya. Ayan. Tapos, pwede rin siyang, ano ba to? Iisa kasi kapay ko pa sa siya na. So, pwede rin siyang, ayan. Yung nakaganyan, yung isushoot mo dito yung ano. Ganyan siya. Tapos, parang, basta yan eh. Sorry, hindi ko ma-open. Dahil nga, alam nyo na,
Ayun, nakikita niyo yata yung, ano, yung sugat ko. So, tinanggal ko muna yung, ano, yung balot ng kamay ko. So, ito na yung kamay ko. Dahil nga, napaparaming yung kamay ko pagka nakabalot siya. Pinabalot ko, kapag ka matutulog ako, doon ko lang siya babagalutin kasi baka hindi ko mamalayan eh, makamot ko kung anong magawa ko sa kamay ko. Kaya, ayan, wala siyang balot. Pero hindi ko pa rin siya magamit. So, ito nga yung bag na pinil ko. Pinalagyan ko pa nga ito ng initials eh. Huwag ko kung makikita nyo. Ayan, nakalagay BB. Ayan, kita nyo. Yun mismong, ano siya, written in Greek letter. So, ayan. So, backpack siya. Tsaka, ang ganda ng pagkakaleather niya. Tapos yung pang mismong gumawa. Kung baka nag-design at gumawa ang nagbenta sa akin ito. Binigyan pa niya ako ng discount. Ano. So, ayan. Isa sa mga ano. Hindi ko siya nagamit. And then, nung nasa Barcelona kami, nagpunta kami sa isang outlet mall. And then, doon nga namin nabili yung ano, yung Kenzo na cup and yung mga t-shirt. And then, ito, ibinili ako ng hubby na ito. Oops. Alam niyo ba kung ano yan? Sabi ni hubby, bakit ito hindi makita yung ano, yung pangalan ng brand din sa, anong, ano sa, sa paper bag. Tawa ko na tawa. Ano. So, ito siya. Ito sinukat ko lang dahil nga, ano, syempre, kapag bibili ka ng sapatos, kailangan may sukat, di ba, kung kakasa sa'yo. So, ito siya. Yan yung brand niya. It's a Saint Laurent, pero hindi ko ito nagamit nung sa trip kami, kaya bagong-bago pa. Tsaka, buhat ng bibili namin ito. Hindi ko pa sa ulit-ulitan. Dito na lang sa ano. So, ayan po siya. Ito yung kanyang dust bag. Ito, di ba? So, dito siya. Tcharam! Tanggalin natin yung palaman. Ito kasi siyang palaman. Okay. Itagal kasi nga. Pasensya na. Dito siya. Tanggalin natin. Oop, nahulog. So, ito siya. Sandals. Ito, di ba? Nakasakalagay. YSL. Ayan. Size 8 ako eh. Ayan, ano ba? Ay, sukat ko para makita niyo. So, ganyan ang itsura niya. O, diba? Nice. Cute. Buti na lang, magpa-pedicure ako ngayon. Ayan, okay pa yung buko. Imagine nilang ilang linggo kaming hindi nakapagpa-manicure dahil nga, ano, wala kami. So, kanina ang unang ginawa namin is nagpa-parlor. So, ayan siya. Ganyan lang siya. O, diba? Cute lang niya. Ayan. Titeknan nyo. Ayan. Ang kalat na ano. Ayan yung mga pinagbibili namin. O, hindi pa masyadong nakano. So, kaya hindi ko na may pakita yung iba dahil nga ang kalat-kalat pa. So, ayan siya. That's my sandal. Okay. Next tayo. Ito naman. Tawag na ito. Pinakita ko lang kay hubby na ano, na tawag nito, na meron palang pabango yung alahas na binili ko. So, tapos inamoy niya, inamoy namin, nagustuhan niya, binili namin. Kaya sa duty free namin to binili. Kaya naka-plastic pa. Sa ibang bansa, pag bumili ka sa duty free, isi-seal niya na yung ano, para alam nung ano, pagka sa mga pagkay mag taget kung may transfers ka or anything na ano makikita nilang galing duty free lalo na pagka ganito kalaki bawal kasi sa carry-on yung mga more than 100 ml na liquid eh ito 100 ml to I think so kailangan ka ganyan para alam nila na galing duty free o diba so ito hindi pa siya open hindi ko ma-open. So, ito na lang. Ito ay pabango. Ayan. It is a Van Cleef & Arpels Patchouli. Patchouli yung scent niya. Patchouli Blank. Ayan. Makikita niyo yung pangalan niya. Ang bango niya. Grabe. Marami kaming inamoy. Pero ito yung nagustuhan namin pareho ni Happy na scent. So, ito yung Van Cleef & Arpels na Patchouli. Actually,
Bumili din nga pala ako ng Van Cleef & Arpels na necklace and ring. Kasi nung nasa Dubai kami, nakabili na ako ng Van Cleef na hikaw and bracelet and necklace. Pero yung necklace na nabili ko kasi camellia siya. This time, yung binili kong necklace, yung katerno na nung binili kong hikaw and bracelet. And then, sinamahan pa ng ring. Kaya, para may whole set na ako ng Van Cleef & Arpels. So, ito, yung pabango niya. Van Cleef & Arpels, patchouli blank ang kanyang set. Last but not least, ang sister ko kasi nagpapabili ng shoes. Kaya pumunta kami sa isang luxury brand. Tapos tinanong ko kung may sapatos ba, na pinakita ko pa yung design. Meron daw. Tapos yung sinabi ko na size 7, pumunta sa stockroom. Walang size 7, kaya sorry sa akin sister Lalu. Ayan, pagka nakakakita naman ako ng Louis Vuitton, pinupuntahan ko naman para itanong kung meron yung pinapabili mo. Kaso nga, ilang Louis Vuitton na ba yung pinuntahan ko? Wala yung size mo. Kung meron man yung design na gusto mo, wala namang size na kasama. Na available. Tapos yung iba naman, wala silang ganong klaseng style ng shoes. So, ang nauwi, siya bibili ako ng bag. Sabi ko pa ka sa kanya, sigurado nga. Kasi pinakita ko lang sa kanya, ito yung bagong design ng Louis Vuitton. Tapos, tinignan niya, ganyan. Marami siyang tinignan na bag. Usually kasi pagka bumili kami ng bag, si Happy ang mostly ang pumipili ng mga bags na binibili. Pero kung hindi ko siya kasama, kapag may gusto ako, binibili ko na. Pero this time, siya ang pumili na ito. So, ito hindi ko pa rin binuksan buhat nung binili. Nasipat ng mabuti. Si Happy ang sumipat ng mabuti kasi habang tumitingin siya doon, dahil nga umiiwas ako na baka mabangga ngayon kamay ko. Kaya nung binaks na lang ganyan, just dinala na namin sa hotel, na hanggang ngayon lang. Ngayon ko palang siya makikita na bubuksan ko talaga sa kanyang box. So, ito siya. Ta-da! It's a Louis Vuitton bag. So, tanggalin siya. Kanina nung tinatanggal ko na siya sa bag, buo ka pa kasi siya kanina, natanggal yung ribbon niya. E, siyempre, hindi ko na may balik yung ribbon niya. So, ito siya. Kung na siya may balik yung ribbon niya, hindi ko na may ribbon ulit. Kaya, talagay ko na lang siya dito sa loob. Ayan siya. Chirin! Okay. Ito yung ribbon niya, tanggal. Na, ayan o, naka-ribbon pa siyang ganyan. Eh, kaso nga, nung hinuhugot ko sa ano, dahil nga isa yung kamay ko, nahugot yung ano, yung mismong ribbon niya. Pero okay, fine. So, ito siya with the dust bag. Kalagay ko sa kanyang dust bag. Ayan siya. Tinilinig. Ayan. Ang tawag dito is trunk soft leather. Soft leather trunk. Oh, meron pa siya. Dito pa yung price niya. Dito pa yung tag niya. You see? Alam niyo usually. Ayan. Nandiyan pa yung tag niya. Tapos may ano to. May strap pa to eh. So, mayroon. Ito. Ayan na, may strap siya. Pwede siyang ganyan lang. Ganyan. Ganyan ba? Kaloka. Pwede siyang ganyan. Handbag. Tapos pwede mo rin ilagay. Kami naman zipper niya. Ang laki-laki nung ganito niya. O, di ba? Sangka pa. Tapos pwede naman ilagay itong ano niya dito. Pwede mo palitan itong maliit na to. Pwede mo ilagay itong mahaba na to. Ayan. Hirap talagang kumilos ng isang kamay. Ano pa to? Si Hab kasi nandun sa ano, sa labas. Sabi sa kanya, doon ka muna sa labas kasi magbibideo ako. May ilang kasi ako pagka ano, may ibang taong manunod sa akin. Although hindi naman ibang tao si Hab. Pero kumbaga, kung makakalimutin akong ngayon, mas makakalimutan ko kapag may ito pang ano. So ganyan siya. Pwede siyang ganyan. Body bag. Diba? Ayoko. Oops. Pwede siyang ganyan. Body bag.
soft trunk ang tawag dito. So yeah, ngayon ko lang siya nakita. Ay, may mga plastic pa siya. Doon namin to binili sa Athens, sa Louis Vuitton Athens, nung naglalakad kami. Yun na yung ano, yung parang free time na namin na, no? Wala na kaming ibang gustong puntahan. So sabi ko, lakad-lakad tayo, punta tayo sa mga designer stores. Kasi nga, nagpapabili nga yung sister ko ng sapatos. Eh, kaso nga, imbes na siyang mabilhan. Ito, ako ang nabilhan ng bag. Diba? So, ganyan siya. Pag sinara mo, oops, ano ba yan? Pwede mo siyang ilock dito. Ayan. Yay! Kung sana ako mga kamay ko, ayan. Pwede mo siyang ilock dito. Dito. Nakalock na siya. Diba? Tapos bubuksan mo siya. Ayun, na-open. Tapos open. So, yan. Yung ano kasi may trunk na talagang trunk. Kaya lang yon may ano dito. Pinakita ko nga sabi yung ano. Sabi, ano ang kaiba no? Ano? Yung trunk, meron siyang wood sa loob. Kaya talagang trunk siya, matigas siya. Ito, wala siyang kahoy dito sa ano. Pero dito sa side meron. Pero dito sa ano, wala. Mas okay siya gamitin kasi nga mas malambot. Kasi kung minsan pag trunk, diba, yung limited lang yung may lalagay mo sa loob. At least nito, expand. Kumbaga na-expand ng konti dahil nga malambot siya, ayan, malambot siya. Ayun. So, that's it. Yun po ang magpapakita kong mga nabili ko. Yung iba hindi ko na ipakita, pasensya na. At least ito naman yung mga major na nabili ko sa aking trip. So dahil nga hindi pa masyadong maayos yung ano, kung ano lang yung mga nakita ko, yun lang po ang naipakita ko sa inyo. Ayun po, sana po nag-enjoy kayo kahit papaano. Nag-enjoy din ako sa pag-open ng kung ano man yung mga sinabi ko. Hanggang sa muli pong video, please like and subscribe. Pwede nyo rin po i-share yung channel ko. And actually, mag-upload din po ako ng video regarding po sa mga bansa na pinunta namin, tsaka yung mga cities. Sasabihin ko po kung ano pa naging experience ko doon pagdating sa lugar, sa mga tao, sa mga pagkain, at kung ano-ano pa. Kung may mga gusto po kayo tanong, tanong nyo na po dito sa comment section below. At pagka nabasa ko po, sasagutin ko po as much as possible. Shout out po sa lahat ng mga palaging nanonood sa aking vlog, and sana po mag-ingat po kayo palagi, and God bless. Until next time, bye bye po.